Some of you, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, nakasama mo, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Somebody shout hallelujah! Wow, praise God. Alam niyo po ba yung ginawa natin, prophetic po yon? Alam niyo kung bakit? 22 years po ngayon, di ba, ng inyong anniversary. Ibig pong sabihin, mga kapatid, dahil 22 times ka, 22 seconds kang pumalakpak, itong buong santaong ito, makakatanggap ka ng supernatural surprises sa Diyos. Let me prophesy to you ahead of time. Itong taon na to, mga kapatid, is the year of God's supernatural surprises. Anong ibig kong sabihin? May mga bagay na pinag-pray nyo noon, nakalimutan nyo na. Itong taon na to, darating na. At eto pa, may mga bagay na hindi kayo pinag-pray. Nakalimutan nyo na nga at ayaw na ninyong ipag-pray. Itong taon na ito, God will give you a jaw-dropping miracle and you will be surprised. Kaya sabihin mo sa tatlong taong katabi mo hanggang lima, sabi mo sa kanya, humanda ka na. So today, let me just give you our preaching today. Mga kapatid, pwede na tayo. Pwede nyo na ilabas sa LED wall. Thank you so much. Alright. Ang title ng message na gusto kong iwanan sa inyo ngayon is a pamagat along the way. Everybody say along the way. Bigyan ko muna po kayo ng balance na theology ha, ng supernatural. Okay lang po ba? Alright. Tandaan nyo po ito ha. Lahat ng miracle, supernatural. Pero hindi lahat ng supernatural may miracle. Ulitin ko lang yun ha, para balansin natin. Lahat ng himala, supernatural. Pag sinabi pong supernatural, mga kapatid, beyond our ability, that is supernatural. Lahat ng himala, supernatural. Pero hindi lahat ng supernatural may himala. Example, no? Example po, sa Book of Nehemiah, mga kapatid, wala kayo makikitang bumuka ang lupa, tumawid ng tubig, bumaba ang anghel. Pero supernatural yon. Bakit? Imagine ninyo, mga kapatid, yung walls ng buong Jerusalem na build ng 44 days. Walang kausap. Diba? Walang DPWH na kukuha nun. Walang kontraktor. Ano yon? Pero wala kayo makikitang anghel na bumaba. Wala kayong makikitang lumakad sa tubig. Bakit? Pero supernatural yon. Oh, si Esther, mga kapatid, walang ginawa, wala ding himala. Wala kayong makikitang himala. Pero supernatural. Bakit? Nagpaganda lang, nakuha na ang favor ng king. Kaya tingnan mo yung magagandang katabi mo, supernatural yan. Pag medyo pangit, ewan ko lang kung ano yan, balas sa buhay niya. Nagagas mo rin yung mga kapatid? Hello? Kaya pa, kaya pa? Kaya eto mga kapatid, nung gumising ka kanina, supernatural. Bakit? Kasi maraming iba hindi na nagising. Kaya yung mga natutulog ngayon, malamang. Ay, walang kausap. Hindi na magising. Hello? Okay, ang topic natin ngayon is along the way so that we will know the experience of the supernatural. Let me give you first, my first Bible verse. No? Sabi po, tandaan niyo po ito, praying is coming to God. But praising is God coming to us. Always remember dyan, ha? Kapag tayo nagpe-pray, lumalapit tayo sa Diyos. Pero kapag tayo nagpupuri, ang Diyos ang lumalapit sa atin. Kanina nag-worship tayo, kumanta ka, ikaw kumanta mga kapatid, ng Diyos natin, walang ibang Diyos sa buhay natin. Gusto ko sabihin sa'yo, dahil nag-worship ka, ang Diyos kanina bumaba. At sinabi sa'yo ng Diyos, anak, ask me and it shall be given to you. Kaya kanina mga kapatid, hindi joke yung nagwo-worship tayo para po sa aming mga bisita na intindihan ko. Minsan pakiramdam ninyo, ano bang pinagagawa ng mga siraulong bor na ganito? Pumapalakpak, nagkakamayan, makakilala naman. Walang kausap. Nadya pa ba kayo lahat, diba? Pero sa atin mga kapatid, kasi pag nagtaas ka ng kamay, panalo ka na. Kapag nag-worship ka, ilalaban ka ng Diyos. Kapag tumalong ka, kapag ikaw ay kumanta, ang Diyos lumalaban para sa'yo. Alam nyo mga kapatid, itong 22nd anniversary nyo, dahil nag-worship ka kanina, isang buong taon, ilalaban ka ng Diyos.
Sino rito ang handa na siyang ilaban ng Diyos? Ha? Imagine mo, hindi ka lalaban, pero ang Diyos ang lalaban para sa iyo. At tandaan mo, kapag Diyos ang lumaban, panalo! There is a Bible verse, sabi ng scripture, give thanks in some circumstances. Ay, hindi ako naintindihan ng iba. Hindi ba nagbabasa? Sabi ng Philippians, Thessalonians chapter 5, verse 18, give thanks in some circumstances. Nagkamali ba ako binasa? Ano? Give thanks in all circumstances. Tanong ko sa inyo, pag ba sinabing all sa Tagalog, ano? Lahat. Magpasalamat daw sa lahat na nangyayari. Kasama ba dyan yung na-broken heart ka? Kasama ba dyan yung na-scam ka? Kasama ba dyan yung wala ka pang boyfriend, matatapos na ang 22nd anniversary? Kasama ba dyan yung munting na kayo maghiwalay mag-asawa? Kasama ba dyan yung wala kang pera? Kasama ba dyan may problema ka? Of course! Sabi ng Bible, give thanks in all circumstances. Bakit? For this is the will of God. Ito ang gusto sa iyo ng Diyos. Na ano? Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, nagpapasalamat. Bakit? Kasi pag nagpasalamat ka, bumababa ang Diyos. Ay, walang kausap. Anniversary ngayon. Yung ba mga taga-purgatorio sa likod, nadidinig nyo ba ako? Parang ang masaya lang yata itong nasa harap. Ano bang relihiyong kayo? Yung mga nasa likod, ha? Patahimik lang yata sila, hindi ko maintindihan. Okay. Hello, buhay pa ba kayo lahat? Kayo ba'y buhay pa? Okay. Now, ito. Bakit ang mga tao hirap magpasalamat sa Diyos? Sorry sa inyo, bakit? Kasi dediretso ko kayo, ha? God's will is not always easy, but it is always good. Totoo, hindi ba? Oh, ang kalooban ng Diyos, hindi madali. Madali bang, katulad kanina yung mga nagtestimony, madali bang sumunod kay Lord? Kanina may bakla pang nagsabi. Madali bang hindi na magladlad? Ah, ano mas madali? Di ba mas madali yung uminom? Susuka pero hindi susuko. Totoo, hindi. Mas madali ba yung hindi umatay ng church? Oo naman. Bakit? Araw ng Linggo ngayon, shopping, tsaka pahinga, tsaka swimming, tsaka Boracay. Pero ang nanay mo sinasabi, anak, gumising ka. Ah, bakit? Sunday ngayon. Di ba ang hirap? Oh, kita nyo, ang kalooban ng Diyos, ang gusto ng Diyos, hindi madali. Pero laging mabuti para sa'yo. Come on. Hello? Eto, didiretso kayo. Sabi niya, Pastor, ang hirap maglingkod sa Diyos. Totoo yun. Pero mas mahirap maglingkod sa demonyo. Hoy! Mamili ka na lang kung anong hirap ang gusto mo. Hoy! Di ba? Oh, eto, sa Diyos, pag naglingkod ka, may reward. Pero sa demonyo, pag naglingkod ka, may consequence. O mamili ka. Oh. Mahirap ba ang may asawa? Oo naman. Pero mas mahirap ang wala. Hello? Pastor, hirap na hirap ako sa anak ko. Napakakulit. Ibibigay ko na kay Satanas. Nabubuisit ako. Diretso yung kita. Mahirap bang magkaroon ng anak? Oo naman. Pero mas mahirap ang hindi magkaanak. Mamili ka na lang ng hirap. Oh, mahirap bang mag-alaga ng tao ang mga cell leader? Oo naman. Mas mahirap yung wala kang inaalagaan. Sarili mo lang. Choose your heart. Mamili ka naman. Ang kalooban ng Diyos, ang gusto ng Diyos, laging mahirap. Pero lagi naman siyang mabuti. Para amen ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, mamili ka na ng sarili mong hirap. Sige, sabi mo. Ha? Mahirap bang magpapayat? Siyempre. Hello. Pero mabuti ha. Ito, look at this. Today, this afternoon, I don't want to waste much of your time kasi alam ko, ang inihintay nyo, kainan. Okay. Kasi anniversary ngayon. May kainan ba talaga? Okay. Buti naman, akala ko walang kainan. Okay. Gusto ko natin pag-usapan ngayon, dalawang bagay. Number one is the blessing of continuing. That's the first one that I would like to share to you. The second is the blessing of returning. Okay? Pag-uusapan natin, bakit ang topic natin is along the way? Because ang ating dalawang points, ayan na, inuna ko na sa inyo para alam nyo na, the blessing of continuing and the blessing of returning. Now, let us go now to the first, the blessing of continuing.
Now, if you're going to look at the scriptures, may isa pong Bible, look at the screen. Sa pag-uusapan po natin dito ang isang story, ha. Mga kapatid, alam po ninyo ito, yung sampung meketong, yung pinagaling ni Jesus. Alam ko marami sa atin dito, nabasa na to. Nabasa nyo na ba to, mga kapatid? O nabalitaan nyo lang? Yung iba na ikwento lang. Okay? Pag-uusapan po natin yung sampung meketong. Look at the scripture. Sabi po ng Luke chapter 17 verse 11. On the way, everybody say, on the way. On the way. Sa King James Version, the word said, along the way. Alright? Kinuha ko po doon ang title natin from that verse. Along the way or on the way to Jerusalem, Jesus was passing along between Samaria and Galilee. And he entered a village and he met by 10 lepers who stood at the distance. Now, tingnan niyo po ito, ha. May na-meet po siya along the way, sampung may ketong. Hindi ko alam kung nakakita na ba kayo ng ketong. Huwag mong tingnan ng katabi mo. Hindi yan. Nag-gets nyo? Hindi ko alam kung kayo po ba ay nakakita na ng may ketong. Yung pong sakit na ketong ngayon may gamot na. In the Old Testament, in the New Testament, mga kapatid, ang ketong po, mga kapatid, ay hindi nila magamot during the time. In fact, nung araw po, pag may ketong ka, ang mga tao, hindi ka pwedeng lapitan. At eto pang matindi, pag may ketong ka, tanong nyo sa akin kung ano? Dalawang bagay. Number one, may sarili kang uniforme. Imagine niyo pag may ketong ka, may suot kang uniforme, para pag nakita ka ng mga tao, ibig sabihin, ikaw yung taong may ketong. Grabe yung discrimination, ha? Pangalawa, eto pa, ang taong may ketong ng Old at New Testament, pag sila ay naglalakad at may ketong sila, kailangan nilang sumigaw ng ganito, may ketong ako, may ketong ako, may ketong ako, para ang mga tao hindi sila lapitan. No? Sana ganun din ngayon, ano? Pangit ako, pangit ako. Eh, iba rito, pangit na, ganda-ganda pa sa sarili. Tagal sa toilet. Tagal eh. Di naman nagbago yung angulo, pare-pareho lang. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang topic, bebe. Nag-gets nyo, mga kapatid? Are you listening to me? O, tinan nyo po ha. Ito po mga may ketong, they stood at the distance. Bakit? Kasi nga po, bawal sa kanilang lumapit sa tao. Then may nangyari. And lifted up their voices, saying, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, Jesus said, go and show yourselves to the priest. Sandali. Parang may mali sa verse. May napansin ba kayo? Hindi spelling, hindi grammar. Tanong isa yun kung ano mali. Di ba kayo nagtataka? Itong mga may ketong sumisigaw, Panginoon, Lord, have mercy on us. They are asking for supernatural. Tapos ang sabi ni Lord, magpakita kayo dun sa mga pare. Kung ikaw yung Brad, ha? Umihingi ka ng himala, sagot sa'yo, magpakita ka. Pumunta ka dun sa convention center ng San Jose del Monte. Anong isipin mo? Ano yan? Di ba most of the time, yung mga tao nagmamakaawa kay Jesus, instant may himala. Hello? Di ba yung dinudugo nga eh, humawak lang eh, gumaling eh. Ah, 'di ba? Yung babae nanghihingi nga lang ng tinapay ng kagalingan, gumaling eh. Eh ito nagsisigaw, Panginoon, have mercy of us, heal us. Tapos sabi ni Lord, magpakita ka sa mga priest. Oh, umalis ka rito, magpakita ka. Kung ako 'yun, sabihin ko, buset. Tagal-tagal kitang nababalitaan, viral na viral ka pagkatapos hindi mo lang ako pinansin, kamis. O, ganyan ang marami sa atin, di ba? Umaten kayo ng anniversary, tagal naman. Kala ko ba kakain agad? Yung pala may program po, tagal. Kaya pa? Nag-gets nyo? Pastor, pinaparinggan mo ba ako? Hindi, tinitira kita. Are you listening to me? Nag-gets nyo, di ba? O, kung ako yung mga lepers, kung ako yung may ketong pastor, gagawin kong mirang buhay ito.
Hindi sunod-sunod kami, sisigaw-sigaw kami, tapos yun lang pala pagkagawa mo. Yan ang problema, di ba? Minsan nagpa-pray ka sa pastor mo, pastor, pag-pray mo nga ako, dinidemonyo ako. Nung pinag-pray ka, lalo ko nilagyan ng demonyo. Joke lang. Diba? Yung pang humihingi ka, eto yung mga cylinder, naranasan nyo na ba ito? May mga miyembro kayo, ate, may problema ako. Salim na kinounselingan mo, pinagalitan mo. Ano sabi nung pambira, humihingi nga ako ng counseling, tapos pinagalitan ako. Kita mo yan, no? Kala mo ikaw lang, si Jesus din. Hello? Eto na, sabi ni Lord, pakita kayo. Sige, ipakita kayo sa mga priest. Bakit may purpose siya? Now, alam nyo, ito, makinig kayo sa akin, madali sa Diyos na pagpalain ka. Pero ang pinakamahirap sa Diyos, pasunurin ka. Totoo yan, no? Si Lord kahit ngayon, pwede kanyang payamanin kahit ngayon. Ang Diyos kahit ngayon, pwede kanyang pagalingin sa lahat ng sakit mo. Ha? He can turn a prisoner into a governor overnight. Pero ang pinakamahirap kay Lord, hindi yung pagpalaing ka. Ang pinakamahirap kay Lord, pasunurin ka. Kasi sa totoo lang, kaya hindi natin nakukuha yung himala, matigas ang ulo natin. A-attend lang ng church, late pa. Walang kausap. Imagine mo to, ha, Panginoon, gusto ko ng financial breakthrough. Nagtatides ka ba? Uy, wala nang kausap. Para malamang hindi na ako maimbita ulit dito. Di ba? Totoo yan. Oh, yung iba rito, pray ng pray. Panginoon, gusto kong pumayat. Panginoon, papayatin mo ako. In the name of Jesus, I rebuke cellulite, Amorites, Jebusites. Lahat na. Ito, diretsuhin ko kayo, ha? Madali kay Lord, papayatin ka kahit ngayon, eh. Kunin ka lang niya papuntang langit, papayat ka na eh. Kanya lang, baka mahirapan si Lord, bakit ang tagal mong umangat eh. biro lang, joke lang. Alam mo, ang pinakamahirap kay Lord, hindi ka papayatin. Ang mahirap kay Lord, disiplinahin yung bibig mo. Alang kausap. Nagets nyo. Tinan nyo ito ha. Kaya pala sabi ni Lord, pakita kayo. Oh, magpakita kayo sa mga priest. Kung ako yon, pambira, naghihintay ako, lay hands mo naman kami. Lord, parang si Bartimeus, bulag. Wah, Lord! Di ba? Bulag eh. Ano ginawa ni Jesus? Para gumaling siya. Dumura sa putik. Sabi ng Bible, dumura siya sa putik eh. Oh, dumura. Tanong, makakagawa ka ba ng putik sa pabagin ng dura? Hindi yung ganon. Hindi. Ang ginawa ni Jesus? Pagkatapos, okay, tapos nilamas-namas ng konti, pinahid sa mata. Kung ako si Bartimeo, sasabihin ko, Panginoon, thank you, ha? God bless you, I'm healed, bye-bye. Okay, bakit? Kasi bakit? E, dura yun eh. On the spot, may himala siya. Eh, itong sampu na to, wala eh. Anong sabi? Supernatural ba yan? Yes! Tingnan nyo nangyari, sumunod the verse. Sabi dito, tandaan nyo to, ha, mga kapatid, ha? You can be distanced but not denied. Ha? Kahit malayo ka, kahit may problema ka, ang Diyos, pwedeng gumawa sa iyo ng himala. Huwag mong sabihin, Pastor, paano ko makakausap si Lord? Paano ko ma-experience si Lord? Marami kong kasalanan. Yun nga eh, si Lord, eksperto sa maraming makasalanan. Mas gusto nga niya yung mga taong hindi kayang magpakabuti sa kanyang sarili. Kasi walang pwedeng magpabuti sa iyong sarili kundi Diyos lang. Sa mga aming mga bisitang nandito, hindi mo kailangan ng religion. Hindi mo kailangan ng simbahan para magbago. Sa totoo lang yung nagtestimony kanina, pinakinggan ko yun eh, yung bakla, sino ba yun? Yung dati, ikaw, sino ba yun? Nawala na? Mahirap magpakabakla ha, mahirap magpakalalaki. Yung iba nga ganito eh, sabi nila, hindi ako, basta ako, ano tawag ko dito, trans woman ako. Bakit? Sapagkat naniniwala ako, ako ay babae na trapped ako sa katawan ng isang lalaki. O, ang tawag dyan, transgender. O, siya daw ay na-trap sa katawan ng isang lalaki. Pero babae talaga siya. Eh, sa mga Christian church, may tinatawag na transpogi. Naniniwalang siya ay pogi, pero trap siya sa pangit na mukha. Okay. Walang kausap. O, kita mo? Eh, kung ganyan ang paniniwala natin, ikaw, ano ka? Trans-animal ka. Isa ka palang hayop. Okay. Na nasa katawang tao. Ang hirap, diba? Pero, totoo lang, sino pwede magbago sa kanya? Binago ng psychology? Hindi. Diyos lang ang pwede magbago.
Gusto kong sabihin sa inyo, pasensya na po ha, kung kayo po ay may ganitong gender insecurity, mahal po namin kayo. Pero isa lang katotohanan na sasabihin ko sa inyo, I cannot comfort you with a lie. I can probably irritate you with the truth. But Jesus Christ can change you. Jesus Christ can save you. Jesus Christ can transform you. Oh, ano sabi ni Jesus? Oh, magpakita kayo ha? Magpakita kayo. Oh, ano yung nangyari? Oh, and as they, what? As they went, they were, oh, look at the word ha? Ha? Mga kapatid, present yun ha? Habang sila'y umaalis, sila'y nalilinis. Kung sila nagstay, ano ba naman yun? Nakakabuisit. May na nga lang tayo. Makabalik na nga sa dating relihiyon. Nakabuisit. Di ba? Anong ginawa nila? Sumunod sila kay Jesus. At habang sila'y naglalakad, nililinis sila along the way. Look at me ha. Imagine yung siguro yung may 10 ketongin, habang naglalakad sila, sabi niya, pare, yung skin ko pare, oh, gumaganda. Oh. Pare, ikaw, yung tenga mo, umaayos na. Oh, pare, oh. Yung ilong mo, 2 na butas pare. Ano sabi nila? Maaari, ano sabi nila? Uy, lumalakad tayo pare. Bilisan pa natin ang lakad pare, bilisan pa natin. Ano ibig kong sabihin? Kanina, abang nagwo-worship ka, may ginagawa na si Lord along the way. Kanina, papunta ka pa lang dito, excited ka. Kayo mga nasa worship team, nagre-rehearsal pa lang kayo, may ginagawa na ang Panginoon na supernatural along the way. At eto pa, let me prophesy to you, pag uwi mo sa bahay, naghihintay na ang sagot ng Diyos sa iyo. Dahil naririto ka, along the way, you will experience the miracle, the supernatural, the power, and the anointing of the Holy Spirit in your life. Along the way. Oh, that's the blessing of continuing. Kaya mga kapatid, huwag kang ihinto. May 22 years pang darating na anniversary. Wala na. Palagay ko, box. Mahirap bang maglingkod? Oo. Mahirap bang mabuhay? Oo. Mas mahirap mamatay, lalo kung sa impyerno ka pupunta. Pero gusto ko sabihin sa'yo, sige lang, 2 buwan pa lang. Sabi nga ni Kim sa akin, 2 buwan pa lang, pero parang pang Disyembre na ang labanan. February pa lang, pero pang December. Totoo yan. 2 buwan pa lang. Di ba, mga kapatid? Yung iba nga sa inyo, energetic noong January. Woo! 2023! Pagdating ng February, araw ng mga puso, lugaw na naman ang utak. Walang kausap dito. Kaya yung mga young people dito, dasal ng dasal, Panginoon, siya na ba? Sumagot si Lord, oh anak, sila na. Sumunod ka na lang kasi. Ha, pag estudyante, mag-aral muna, huwag munang lumablife. Module nga, hindi matapos eh. Love life pa, Diyos ko, Santisima. Joke lang. Natitan nyo ba ako? Point natin, di ba? Oy, sabi ng iba, Pastor, gusto yun, kailangan ko ng magpapasaya sa akin. Okay, kung sa palagay ninyong pag-aasawa, sasaya buhay nyo, tanungin nyo mga may asawa ngayon. Yung mga single, sinasabi, gusto ko maging married. Yung mga married, sa isip nila, gusto nila maging single ulit. Nag-guess ba nyo? Okay, mga young people, maghintay kayo, ha? Maghintay ng tama, ha? Tamang oras, ha? At eto pa, hindi lang tamang oras, tamang tao. Uy! Ha? Tamang tao. Tandaan nyo ito. Di baling matagal maghintay ng tamang tao kesa maghintay ka ng matagal, ayusin ang maling tao. Ha? Yung magmahal ka nga ng tamang tao, masakit eh. Di lalo pang magmahal ka ng maling tao. Uy! Problema ko sa mga young people today, grabe. Bago mag-pandemic COVID-19, meron ng pandemic ang buong mundo eh. Lalo ang tinatamaan, puro batang katulad ko. Parang mga young people, itong disease na to, sobrang grabe ng disease na to. Tanong sa'yo ko, anong disease? Ang tawag dito, lung disease. Ang sabi ng WHO, itong lung disease, nag-mutate. Sobrang lala, may bago ng pangalan. Tanong sa'yo ko, ano? Malalung disease. Ano bang ibig sabihin natin ng lung disease? Ito, sa totoo, maraming young people ngayon hindi na alam kung anong kaiba ng love tsaka lust. O lande. O, pastor, nasa church tayo, tas lande. O, saan nyo? Social. Lust.
Oh, di ba? Oh, yung mga young people today, ano lang, umibig lang, Pastor, umibig lang. Bakit? There's butterflies on my stomach, bees on my head. Yeah. Si drummer, pag wala yung crush niya, ganito pa lang. Pag dumating. Nag-guess yung point natin, di ba? Oy, hindi pag-ibig yan, landi lang yan. Eh ano ba kaibang ng landi at saka ng pag-ibig? Number one, ang pag-ibig nagtitiis. Ang landi, nagmamadali. Imaginin mo, nagkita lang kayo sa text. Love you. Good night. Hoy, landi yan. Uy, walang kausap. Buhay pa ba kayo? O, ito pa. Ang love, seryoso. Ang landi, pabebe lang. Ang love, commitment. Ang landi, excitement. O, ito pa. Ang love, may goal. Ha? May plano. Ang landi, MU. Alam niyo ba yung MU? Maling ugnayan. Malabong usapan. Mukhang unggoy. Ano yung MU? Yung mutual understanding. Ano yung mutual understanding? Yung di naman kayo, pero kung makaasta, parang kayo. Walang kausap. Malamang hindi na ako maimbita ulit. Oh, oy! Kung hindi kayo, huwag kayong aasta na parang kayo dahil napagkakamala namin parang kayo. Ngayon, kung talagang kayo, umasta kayo na parang kayo, para alam namin na kayo. Pero kung hindi talaga kayo, kayong aasta na parang kayo kasi nandito kami kung kayo ba o hindi. Pero kung talagang kayo, umasta na kayo na parang kayo, para alam namin kayo. Pero kung hindi kayo, huwag kayong magiging kayo. Pwede? Are you listening to me? Uy, kaya pa? Pwede pa? Yan ang problema. Ano, nagmamadali ka. Anong ginagawa mo? Hindi, merong season ng buhay. Nag-aaral ka season. Okay, sino po rito yung hanggang 19 years old? Mga 19 years old, taas ang kamay. Yan, 19 years old. Yan, taas ang kamay. Mga 19 years old. Yan. Okay. Yan. Yan. Yan ang season of, alam nyo kung ano ang season yan? Yan ang season ng exciting. Ha? Sino rito yung mga 21 hanggang 30 years old? Pakitaas ang kamay. Hanggang 35 pala. Hanggang 35. Yan, yan. Okay. Yan. Ang tawag po dyan, season of exploring. Exploring, ha? Sino ito yung mga 36 hanggang mga 45? Taas ang kamay. Ha? Hanggang 50 pala. Hanggang 50. Pakitaas ang kamay. Mga 50. Okay, good. Ang tawag dyan, season of exacting. Ha? Kita nyo, pag nasa edad ka na yan, pati gamot mo, eksakto. Yeah. Hindi dapat sumobra. Correct, ha? Pagka yung edad mo, ganyan na. Dapat matutulog na ako ng ganito. O, eksakto. O, sino rito yung mga 55 hanggang 65 pataas? Taas ang kamay. Yung mga senior citizen. O, ang tawag po dyan, season of exiting. Okay. Mukha pong palabas na kayo ng mundong ito. Pero anong gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid? May season ng lahat. Pag-aral-aral. Ngayon, anniversary ngayon, mag-worship tayo. Magsaya tayo, kumain tayo mamaya. Mamaya na love life mo. Oh, ganito ha. As they went, they were cleansed. Pag uwi mo mamaya, may sagot na ang Diyos. Kanina pa lang, nagwo-worship ka, kumikilos na ang Diyos. It's called the blessing of continuing. But there is another one. Tandaan nyo to. Meron tanong muna ako sa inyo. How many miracles have you missed simply because you have stopped journeying with Christ? Ilang himala na ba ang nawala na mismo dahil nag-stop ka mag-journey sa Diyos? Mga kapatid, 22 years. Meron pang susunod na 22 years. Walang iwanan, walang bitawan, walang uurong, walang titigil. Are you listening to me? Sabi mo nga sa limang katabi mo yun, hindi tayo titigil maglingkod sa Diyos. Sige, come on. That's number one. It's the blessing of continuing. There is a supernatural power and miracle on the blessing of continuing. But there's another one. It's called the blessing of returning. Hindi ka lang dapat marunong mag-continue, marunong ka rin mag-return. Look at the story, ladies and gentlemen. Sabi nito, and one of them, sampu sila, di ba? And one of them, when he saw that he was healed, utang na loob, pakibasa yung red. Ready, go. Turn back
And with that, ganito ha, 10 silang naglalakad, habang naglalakad, they were cleansed. Yung isa, nung makita niyang siya'y na-healed, bumalik, sumigaw kay Jesus, sabi kay Jesus, and he fell on his face and at Jesus' feet, giving him thanks. Now, he was a Samaritan. Nakita niyo ang double discrimination, ha? May sakit na ng leprosy, discriminated na, Samaritan pa. Ang mga Samaritan po, kaaway ng mga Israelita yan. Bakit? Mga hybrid yan eh. Pag sabing hybrid yan, mga kapatid, halo ang lahi nila. Kaya hindi ito pinagpapapansin ng mga Israelita. Natatandaan nyo si Jesus, may kanausap yung babae sa well. Ay, walang nababasa ng Bible dito. Okay. Hindi nag-devotion. Okay. Nakita nyo mga kapatid, di ba? Meron sa well. Samaritan woman yon. Now, kita nyo yung double discrimination? Ito, binanggit pa, Samaritan siya. Look at the people. Sanya. And then Jesus answered, "We're not 10 cleansed? Where are the 9? Di ba 10 ang pinagaling ko? Nasaan yung 9? Yan ang problema. Di ba ang dami mong in-invite? Lahat kumain? Pero next Sunday, kalahati lang yung bumalik? Joke lang. Hello? Come on, talk to me. Tinan nyo ito ha. Look at this ha. Sabi niya, si even si Jesus nagtaka, di ba 10 yun? Ba't isa lang ang bumalik? Oh. Tapos sabi ni Jesus, was no one found to return and give praise? Oh. Kita nyo yung kapangyarihan, no? Wala man lang, yung 9 di bumalik, isa lang bumalik, at isa lang yung nagpasalamat? Napakatinding ni Lord ng pasalamat. Gusto mo ba ng himala? Lagi kang nagpapasalamat. Kanina, galing po ako sa isang church na ang church ay ang pastor ay Papua New Guinea, from PNG, Papua New Guinea. Nagturo po ko ang pamagat is no weapon. At isa po doon, mga kapatid, sa tinuro ko is that natatandaan nyo sa Jericho, mga kapatid, pababagsakin nila Joshua ang pader. At ang sabi doon, sa loob ng 6 na araw, iikot kayo ng 1 beses sa loob ng 1 araw. At sa 7th araw, sisigaw kayo. Pero 7 times muna kayong iikot, tapos sisigaw kayo. And the wall of the city will fall down flat. Look at me. Pero sabi niya, habang kayo, mga kapatid, ay umiikot, bawal magsalita. Ang hirap nun. Hindi pwedeng kasama ang babae dun. Walang kausap. Imagine mo, naglalakad kayo buong mag-araw, tapos question na ito, bakit? Tayo sa akin, bakit? Lakas! Sapa! Nataga-purgatorio! Wala, wala ko nadinig. Okay. Bakit? Alam niyo kung bakit hindi sila pinapasalita? Tanong sa'yo kung bakit? Kasi pwede silang matuksong magreklamo. Imaginein mo, 7 beses ka. Ang sabi pa ng Bible, ito, 6 na araw kang lalakad. Pansin niyo ito, 6 na araw lalakad. Ha? Halimbawa si Pastor Alan, tsaka si Pastora Neri. Si Pastor Alan yung warrior. No? Ano pong tawag niyo kay Pastora? Love. Kayo po. Hoy. Ano po tawag? Love din, akala ko. Uy, bruho. Okay. Halimbawa, si Pastor Alan, yung warrior, first day, ha? Naghasa pa ng weapon. Talagang, pagkatapos, lumakad lang sa wall. Pag uwi niya, sabi ngayon ni Pastora Neri, Love, ano nangyari? May namatay na bang kalaban? Wala eh. Anong ginawa niyo? Nagmarcha lang. Oh, ba't kaya nagmarcha lang? Eh, naghahasa ka pa ng ano mo, ha? Ng patalim mo, ha? Eh, ba't kaya nagmarcha lang? Kamagala. Sabi kasi ni Brother Joshua yon. Okay? Sabi, magmarcha lang kami. Palagay ko, warm up lang to. Huwag ka mag-ala. Bukas, may papatay na kami. Huwag ka mag-ala. Second day, ito na, second day, marcha ulit. Tapos, bawal kumibo. Tapos, ito, sabi ni Pastora Neri, Love, ano na nangyari? May namatay na bang kalaban? Wala pa rin, eh. Marcha pa din kami. Pero huwag ka mag-ala. Warm up to. Second day, warm up. Third day, fourth day, fifth day, puro marcha, bawal magsalita. Sana man lang, no? Sana man lang ganito. Unang araw na nagmarcha kayo, yumanagang lupa, yung ganda, lumaglumo ko. Di ba mamamotivate ka? Tapos second day, nagmarcha ulit kayo, nag-crack yung pader. Siguro yung mga nagmamarcha, sige, lakad pa tayo bukas. Third day, malamang, di ba, kung naglakad kayo, sana may nahulog ng taga-Jericho, patay.
Di mo mamotivate ka. Pero sabi ng Bible, for 6 days, nothing is happening. Mga kapatid, anong point natin? May mga supernatural. Wala kang nakikita ngayon. Pero magmartsa ka pa. Lumakad ka pa. Huwag kang magrereklamo. Bakit? At huwag kang hihinto. Dahil ang hindi mo alam, baka iyon ang ikapitong araw, the city wall will fall down flat. Bakit hindi sila pinakikibo para huwag magreklamo? Eh kasi ang problema ng Israel, kaya hindi sila nakapasok sa promised land, puro reklamo. Walang makain sa gabi, nagpadala ang Diyos ng andok. Remember that? Ay, chooks pala, chook. Sa umaga, walang makain, nagpadala si Lord ng Krispy Kreme. Ay, hindi alam, no, iba matatanda na. O sige, Dunkin Donut. Ay, iba, mas matanda pa, hindi alam, Dunkin Donut. Angel's Burger, sige. Unang kagat, tinapay lahat. Okay. Ay, baka meron dito may business sa Angel's Burger. Patawarin niyo ako, ha. Joke lang po yan. Di ba? Diba? Tapos ito pa, matindi. Ito pa ang pinakamatindi sa lahat. Ano nangyari? O, ano yon? O, walang tubig, puro reklamo, puro reklamo. Wala nang gato, puro reklamo, puro reklamo. Sa church, nagrelayan mo ko, init naman. Nang pumunta rito, ginaw. Matukang kiti. Pag matagal ang preaching, tagal naman. Pag bitin ang preaching, sandali lang, tapos na. Ang hirap mong kausap. Walang kausap. Nagigas ba ninyo? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kasi nagre-reklamo. Ito, sabi ni Lord, wala ba, sabi ni Jesus, wala bang bumalik? Ba't isa lang ang bumalik para magpasalamat? And look at what happened. Look at this. Ha? Tandaan nyo to, ha. You can believe but not a believer. Pwede kang maniwala sa supernatural, pero hindi ka believer ng supernatural. Pwede mong paniwala ang may Diyos, pero hindi ka believer ng tunay na Diyos. Pwede yun. Marami mga tao relihiyoso, pero hindi seryoso. Walang kausap. Marami mga tao binilang pero hindi kasama. Gets nyo? Oh, pwede kang maging believer, pwede kang maniwala na hindi ka believer. Ano sinasabi ni Lord? Bakit? Sampu kayo, ha? Eh bakit isa lang ang bumalik? Kasi nga, pwede kang makaranas ng himala, pero hindi mo mararanasan ng Diyos. Pwede yun. Pwede, mamili ka. Gusto mo ng himala na walang Diyos? O walang himala na merong Diyos? O mas maganda, may himala at merong Diyos? Nandiyan pa ba kayo? Tandaan nyo, you can be touched and not be thankful. Oh, marami mga tao na touch. Oh, yung ganda ng preaching nung Sunday. Oh, iyak-iyak ako talaga. Anong tutunan mo? Basta. Totoo hindi. Oh. Ha? Kuntuwa pa. Ay, wang kausap. Pwede kasing matouch ka, pero hindi ka naging thankful. Kaya takanta kasi Jesus, di ba sampu yung gumaling? Ba't isa lang ang bumalik para magpasalamat? Tingnan nyo ang nangyari. Tandaan nyo to, ha? Hindi humihinto ang Diyos sa pagiging mabuti. Is that an amen? Pero tayo ang humihinto sa pagiging mapagpasalamat. Tayo lang. Ang Diyos, mga kapatid, laging mabuti sa iyo. Hindi mo maaaring nakikita dahil minsan hindi mo gusto. Pero lahat kahit nang hindi mo gusto, yan ay para sa kabutihan mo. Ha, pastor, yung asawa ko, pastor, lasinggero, babaero, sabungero, mabuti ang Diyos. Gusto ko nang ibigay kay Satanas eh. Pero gusto ko sabihin sa'yo, hindi mo lang alam, ngayon na, may ginagawa na ang Diyos. Keep on praying, keep on laying your hands, keep on asking the Lord to give a miracle. Bakit? Dahil hindi mo alam, isang araw, boom, babagsak ang pader. Tignan nyo ang nangyari. Kaya kayo mga cell leader, sige lang, tiyagain nyo. Bakit? Hindi nyo alam, yung taong pasaway na yan, baka yan ang susunod na pastor. Baka isang araw susunod na missionary yan. Hindi nyo alam, baka isang araw susunod na leader at worker ng church. Sige lang, bakit? Kasi hindi mo alam, may ginagawa na ang Diyos. Pero kita nyo, that's the blessing of continuing, but the blessing of returning is otherwise. Look at the next verse. Tingnan nyo ito. And he said to him, look at the verse, ladies and gentlemen, look at it, and said, rise and go your way. Basa, your faith has made you, ano ginawa? Your faith has made you, di ba healed na siya?
Ba't ang ginamit ng Bible? Dahil bumalik ka, your faith has made you whole. Ito nangyari. Nung umalis silang Siyam, habang naglalakad sila, gumaling sila. Pero yung scars ng pagiging ketongin, nandun pa. Alam nyo ang ketong, pag may ketong ka, nalulusaw ang tenga mo, ang ilong mo. Yung balat mo, pumapangit. Nung sila ay naglalakad, gumaling sila, huminto ang ketong. Pero kung wala silang tenga, wala pa rin silang tenga. Pero itong isa na to, bumalik. Sabi ni Lord, your faith has made you whole. Ibig sabihin, sila, kung walang tenga, gumaling nga sa ketong, pero siya, bumalik ang tenga. Bumalik ang dating skin. Kung siya ay walang mga daliri, nagkadaliri. Ano lang ang ginawa niya? Bumalik. Nagpasalamat. Supernatural yun. Alam mo, minsan kailangan mo lang sumunod. Pwede ba ako magsabi sa inyo ng isang nakakatawang pagsunod? Sa totoo lang, mahirap sumunod. Pwede ako magkwento? Okay lang? Okay, ayun nyo? Sige. Okay, pwede, pwede. Pero sumunod ka, mahirap, pero kailangan mong gawin, may supernatural. Pwede? O ito ha. Last December, ako po'y nakareceive ng isang text mula sa isang pastor. Habi rito, Pastor Reggie, pwede ba sabihan mo naman si Pastor Toot, isesensor ko nila yung pangalan, sabihan mo si Pastor Toot na magbayad ng utang sa akin? O, hindi ko sasabihin yung pangalan. Ang pangalan niya, Pastor Alan. Ay, hindi. Joke lang. Hindi, Pastor Francis Madison. Okay. Wala siya. Very good. Okay. Ito, tingnan niyo to, ha? Sabi niya, Pastor, hindi ko na ba magkita yung pangalan. Sabi niya, Pastor Reggie, pwede mo tinex ako, Pastor Alan. Sabi sa akin, pwede mo sabihin mo kay Pastor Toot, magbayad ng utang? So, ang ginawa ko, tataka naman na, ba't inuutusan pa ako itong pastor na ito? So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung pastor. Sabi ko, Brad, o ba't naman sinasabi mo sa akin, sabihan ko itong si ganito na magbayad siya ng utang sa'yo. Sabi niya, oo naman pastor, eh ba't mo naman ako inuutusan? Sabi niya, eh kasi pastor, di ba, minementor mo siya? Kung hirap pala na may minementor. Sabi niyo, magkano ba utang sa'yo? Binanggit sa akin ng utang. By the way, 5 digits ha, hindi 10,000, hindi 20,000, mataas ha. Sabi niya, pastor, sabihan mo siya, magbayad siya. O sige, pastor, i-assure kita. Tatawagan ko siya ngayon. Pagkatapos natin mag-usap, sasabihin ko magbayad sa'yo. Binaba ko yung telepono. Mamaya-maya, tinawagan ko po yung may utang sa kanya. Sabi ko, Brad. O pastor, bakit? Brad, may nag-text sa akin eh. Yung pastor na to, may utang ka daw. Naku, pastor, sayo, sinabi pa pala sa'yo. Sabi ko, oo. Malaki ba utang mo? Oo, pastor eh. O, ba't di ka nakakabayad? Sabi niya, 7 years ka na daw hindi nakakabayad. Ang sabi niya, oo, pastor eh. Pastor, hiyang-hiya ako sa'yo kasi nadamay ka pa dito. Pero pastor, kasi bagsak ako eh. Bagsak ang buhayan namin, lalo na mag-pandemic, naubos ang lahat, wala kaming pambayad. So, sabi ko, brad ha, magbayad ka, pastor ka ha. Ayusin mo yan, integrity mo. O sige, pastor, pastor, pag-pray mo ako. O sige, praying. Parang ikaw, hindi naman totoo. Praying mo mukha mo. Nag-gets nyo, di ba? Totoo, hindi. No, binaba ako telepono. So gumawa na ako ng trabaho ko. Pambira, same day, 11:30 ng gabi, naisipan ko siyang tawagan, yung may utang. Sabi ko, hello, Brad, nasan ka? Eh, pastor, narito po ako sa may labas ng bahay namin, nandito po ako sa may kalsada. Oh, bakit? Magpapasagasa ka na? Sabi ko, hindi, pastor, narito lang po ako, lungkot na lungkot ako, tinatanong ko yung bukid namin. Pastor, pasensya ka na dun sa utang ko na ikaw pa ang sinabihan ng pastor na yun na pinagkakautangan ko. Pastor, pag-pray mo naman ako, hindi ako makagawa ng preaching. Talagang bagsak na bagsak siya. Kasi malaki po utang niya. Sabi ko, Brad, sige, pag-pray kita. Binaba ko telepono. 11:30 ng gabi, natulog po ako. 4:30 ng madaling araw, may nangyari. Tanong sa'yo ko ano? Nanaginip ako. Sabi ng panaginip ko, Book of Proverbs eh. Sabi sa Book of Proverbs, siyang nagpapautang sa mahirap ay nagpapautang sa Diyos. Di gumising ako, pagising ko. Sabi ko, siya nagpapautang sa mahirap, nagpapautang sa Diyos. Biglang nadinig ko ang tinig ng Diyos. Sabi sa akin ni Lord, bayaran mo ang utang niya. Sabi ko, Panginoon, I rebuke you in Jesus' name. Talaga nakipag-argue ako. Sabi ko, madaling araw to, Pastor. Sabi ko, Panginoon, ba't mo naman babayaran? Hindi naman ako may utang. Ba't naman ako magbabayad niyan? Ako, Diyos ko naman, Panginoon. Alam niyo, hindi ko pinansin. Ito lang, nilalabanan ko. Ba't sino ba gusto magbayad na may utang? O, di ba?
Ay, by the way, ah, wala akong nare-receive sa inyo. Huwag kayong napunta sa akin mamaya. May utang na din ako, pastor. Okay, tingnan nyo ito, ha? Ito, ha? Oh, ang ginawa ko, gumising na ako. Naglinis ako ng bahay, nagdire-diretso na ako. Pero the whole 4 hours, ang lakas ng conviction. 9:30 ng umaga, sabi sa akin ni Lord, bayaran mong utang niya. Bayaran mong utang niya. Panginoon, basta ko 5,000 lang to, gikas-gikas lang to, pwede. And then 9:30 ng umaga, sabi ni Lord, bayaran mo utang niya. Nag-decide ako, Lord, sige, babayaran ko utang mo, utang niya. Tinawagan ko ngayon yung pinagkakautangan niya. Sabi ko, Pastor, o ano, si Pastor ganito po, tut, yung may utang sa'yo. O ano, babayaran ko po yung utang niya. Sagot niya, ha? Ba't mo ginawa yan, Pastor Reggie? Sagot ko, sa totoo lang, ayoko nito eh. Ayoko nito, Pastor. Pero dahil sinabi sa akin ni Lord, sige, ako magbabayad ng utang, wala na siyang utang sa'yo. Alam niyo, sagot ng pastor sa kabilang linya, tanong sa'yo ko, ano? Sana all. Yan ang mga sagot ng mga tamad, ha? Sana all. Walang kausap dito. Uy, buhay pa ba kaya? Oh, binabay, pastor, ba't mo ito ginagawa? Sabi ko, sa totoo lang, pastor, ayoko talaga eh. Kaya lang sabi sa akin ni Lord, bayaran ko eh. O, di binabay ko telepono. Pag tinawagan ko naman yun, yung may utang, sag sa kanya, Brad! Magkita tayo sa Pizza Hut, ha? Oh, sama mo yung asawa mo. Anong gagawin din? Kakain tayo. Pastor, wala akong pera. Huwag mo intindihin yun. Basta magkita tayo sa Pizza Hut. Tuter, alas dos ng hapon, nagkita kami, same day. Oh, alas dos, nagpa-order na ako ng maraming pagkain. Dumating sila, maniwala ka. Malungkot yung mag-asawa. Naku, yung iBag, talagang daming iBag. Hanggang dito yung iBag. Oh, eh ikaw, ang iBag mo umabot hanggang dito. Iba na rito. Walang kausap. May kausap ako dito, ha? O, eto na. Tingnan nyo to, ha? Are you with me? O, eto pa. Sige, huwag nyo siyang tingnan. Mas maganda lalaki ko sa kanya. Okay na. O, magyan ka lang, Brad. Okay ka lang. Okay ka. Okay. Eto na nangyari. Alam nyo ko ano? Eto na. Sabi ko sa kanya, Brad, magsaya ka. Good news. Bakit, Pastor? Bayad na utang mo. Bakit po? Binayaran ko. Sagot sa akin ng lalaki, Pastor, ba't mo binayaran? Ba't mo ginawa yan? Sabi ko, alam mo, sa totoo lang, ayoko. Pero dahil sinabi sa akin ng Diyos, binayaran ko. Naku, niyakap ako nung pastor. Niyakap ako. Tapos iyak sila ng iyak, tapos nakakain sila. Kita mo, ang sagot sa appetite, pera. Uy, umamin. Totoo hindi. O, ito na, kumain sila. Ito na ngayon, alas dos, na, alas tres yun. Nakikinig pa kayo sa akin? Alas tres yun. Ito na. Di, umalis na sila, tuwa sila, bayad na utang nila. Nagpadala na ako ng pera doon sa pinagkakautangan eh. Eh, but that day, ako po ay magpipreach sa isang lugar sa Bustos. Eto na, nagmamaneho ko. Sabi ko, Panginoon, tandaan mo ha, may utang ka sa akin. Sabi mo, ang nagpapautang sa mahirap, nagpapautang sa Diyos, may utang ka. Yung pinuntahan ko pong church sa Bustos, kilala ko po yan eh. Hindi siya generous, Pastor. Maniwala kayo sa akin, hindi siya generous. Nag-preach ako ng gabi, night of fire nila or something like that. Binigyan ako ng love gift. Pagbigay ng love gift, pumunta ako ng kotse. Pagbukas ko, tangin nyo sa'yo kung magkano. Kalahati nung binayad kong utang. Ito ang pinakamatindi sa lahat. De, sabi ko, Lord, ang galing mo talaga, Panginoon. Nagbayad ka na kagad, one day pa lang. Tapos pauwi na ako, sabi ko, pero Panginoon, tandaan mo, may utang ka pa. Hindi pa kompleto to. Alam mo, ewan ko kayo, paano ba kayo nakikipag-usap sa Diyos? Ako, ganun ako makapag-usap kay Lord. Ikaw, paano ka nakipag-usap? Panginoong makapangyarihan, may gawa, abe, ala ka sa buhay mo. Kaya hindi ka sinasagot ng Diyos, reliyoso ka eh. Okay, nag-gets nyo? Chill lang, paano nakapag-usap kay Lord? Chill. Ha? Tandaan nyo to ha, di baling sumigaw kay Lord face to face kesa sigawan mo si Lord at your back. You can doubt God at your front. At his front, but don't doubt God at your back. Di baling magalit ka kay Lord na sinasabi mo sa kanya kesa nakatalikod ka tsaka mo sinasabi sa kanya. Sabi ko, Panginoon, may utang ka. O, Saturday, wala akong speaking engagement. Someday, nag-preach ako sa Maynila. Pagtapos ko mag-preach morning, inabutan ako ng love gift. Tawin sa'yo kung magkano? Lakas! Yung kabuuan ng binayad kong utang. Imagine mo, sumobra pa. Kasi yung araw na yung kalahati binigay sa akin ni Lord, tapos yung Sunday yung binigay, by the way, ha, ang utang po more than 20 plus. Ha. Malaki po yun. Pero ano, binigay sa akin ni Lord, sumunod ka kasi.
Huwag ka na magreklamo. Pwedeng mag-reason out. Pero huwag ka magreklamo. Kasi pag sumunod ka, di ka nagreklamo, yung himala na una na sa'yo. Yung supernatural na una na sa'yo. Mga kapatid, mamaya pag uwi mo, meron ka na makukuhang himala at supernatural na una na sa'yo. I see the word promotion. Some of you will be promoted. Some of you today, mga kapatid, you have been praying na makabayad ka ng utang. Sabi ng Diyos, may kinausap na ako na tao. Tutulungan ka. You're going to pay your debts from the ground zero. Bakit? Because God said, because you praise me and you obey me and you serve me. Gusto ni Lord, di ka lang mahil. Gusto ka niya maging whole. Pero kailan nangyari yun? Bumalik ka. Magpasalamat ka. Always remember this. When you move, you have demonstrated faith. And when you demonstrate faith, you will see God move. If you believe this, clap your hands if you know.